Mga dahilan, bakit kakaiba ang Pilipinas sa buong mundo? Dami ng ating lengguwahe, hilig natin sa boxing at simbahan sa mall at iba pa. Huwag na natin patagalin mga kawatcher. Tara na at ating alamin. Pero bago ang lahat, pakiclick naman ang pulang buton at notification bell sa baba ng video para sa bagong updates. Spoken language. Alam nyo ba na may 120 to 187 languages ang Pilipinas? Depende ang lengguwahe sa iyong kinalakihan. Kung ikaw ay lumaki sa Batangas, ang lengguwahe mo ay Batengueño. Ay, masama ang tao dun, ah! Magagawa ka! Oh. Tapos ka na! Ay, magkala mo! Tama sa kanin ang daos! Oh! Ay, pambili ng kinday! Oh. Alam nyo ba na official ng lengguwahe ang sign language? Noong October 30, 2018, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas na nagdedeklara ang official language na ang Filipino Sign Language or FSL. Ayon sa mapsofworld.com, merong 64 milyong Pilipino ang marunong magsalita ng English language. Kaya tinala tayo sa top 5 English-speaking countries in the world. Simbahan sa mga mall. Alam naman natin na halos lahat ng ating pangangailangan ay mabibil sa mall. Groceries, restaurant, gyms, nightclubs, bilian ng helmet at iba pa. Lahat yan ay makikita mo sa mall. Pero alam mo ba na may simbahan sa iilang mall sa Pilipinas? Tama po mga kawatcher, may simbahan sa iilang mall sa Pilipinas. At ang pinakamalaking mall sa Pilipinas ay ang Mall of Asia o kilala bilang MOA. Transportation sa Pilipinas. Kung pupunta ka sa ibang bansa, ang kadalasang transportation dito ay mga bus, taxi at tren. Pero alam mo ba na tayo lang ang may kakaibang transportation dahil tayo lang ang unang gumamit ng jeep bilang public transportation? Noong matapos ang World War II, ang mga US Army jeep ng mga Amerikano ay kinumbort ng mga Pilipino para maging public transportation at ito ay tinatawag na jeepney. May dalawang concern ang dapat baguhin sa jeepney. Mausok ito at ang safety ng mga pasahero tulad ng seatbelt. Alam naman natin na hari ng daan ang jeepney kaya laging silang hinuhuli ng mga traffic enforcer. Sekreto ng ating national flag. Ang tatlong star na makikita mo sa ating national flag ay ang tatlong malalaking grupo ng mga isla sa Pilipinas. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang national flag natin ay kakaiba dahil kung ito ay babaliktarin, nangangahulugan ang bansa natin ay nasa isang gera. Epekto ng boxing sa Pilipinas. Kilala ang Pilipinas dahil sa hilig natin sa boxing. Kilala din ng Pilipinas dahil sa ating champion na si Manny Pacquiao. Alam nyo ba na malaki ang epekto ng boxing sa Pilipinas? Dahil sa tuwing may laban si Pacman, ang buong Pilipinas ay nakatutok dito. Dahil dyan, ang krimen sa Pilipinas ay sobrang baba. OFW. Dahil sa mga nagdaang presidente at kahirapan sa Pilipinas, maraming mga Pilipino ang hindi nagdadalawang isip na magtrabaho sa ibang bansa. Alam nyo ba na may 10 milyong Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa? Dahil sa sobrang tiyaga, sipag at talino ng mga Pilipino, kaya lagi tayong kinukuha ng ibang bansa. Dahil din sa second language natin na English, kaya madali tayong makakommunicate sa ibang bansa. Iba kasi ang Pilipino. Kapag sinabing Pilipino, quality talaga. Alam mo ba na malaki ang naitutulong ng mga OFW sa Pilipinas? Dahil nag-uwi sila ng pera galing sa ibang bansa. Ang mga perang naiuwi nila ay ginagawing pamalit ng ating bansa kung sakasakaling may bibilihin tayo sa ibang bansa. Rice terraces. Ang rice terraces natin ay sobrang tanda na at ang pagkadesenyo nito ay sobrang kakaiba. Isa lang naman ito na itinalaga bilang 8th wonder of the world. Dito ay nagtatanim ng bigas at mga gulay. Tourist attraction din ito kung ikaw ay magra-ride gamit ang motor. Hello, what's up mga riders? Keep it up and then stay safe. Coconut producer. Isa ang Pilipinas sa pinakamalaking producer ng coconut sa buong mundo. Dahil sa natural na sarap nito, masarap itong inumin pagkatapos mong umakyat ng bundok. Ang coconut ay ginagawing gamot din kung ikaw ay may UTI o sakit sa pag-ihi. Karaoke machine. Kung ikaw ay mahilig kumanta, pasalamat ka dahil Pilipino ang nakaimbento ng karaoke kung saan pwede kang kumanta. Except tayo sa mga sintonado. Naimbento ni Roberto del Rosario ang karaoke na kinahiiligan natin ngayon. Catriona, Magnayan Green, Philippines!
good-looking na mga Pilipino. Ang kagwapuhan at kagandahan ay hindi na bago sa ating mga Pilipino. Ahem, ahem, ahem. Kaya lagi tayong nananalo pagdating sa mga beauty pageant. 15 times na tayong nananalo sa mga beauty pageants. 4 sa Miss Universe, 1 sa Miss World, 6 sa Miss International, at 4 sa Miss Earth. At dyan nagtatapos ang ating video. Ikaw ba ka-watcher? Ano ba ang gusto mong malaman? I-comment mo lang sa baba ng video at baka sakaling yan ang next video natin. Maraming salamat sa panonood mga ka-watcher. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Watch TV.